Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinadulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanya, sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y mapaparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos.
Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigya kayo ng halimbawa dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinangaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nananalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na ating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipang kayong muli ng Diyos, ng pastol at tagapangalaga ng iyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto ng ang daraanan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pinto ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit di nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa at ang nauuna sa akin ay mga magnanakaw at tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa linggohong ito, pinagdiriwang po natin ang Good Shepherd Sunday o
tinatawag po nating Linggo ng Mabuting Pastol. At isang katangian na narinig natin sa ating ebanghelyo, ang pastol ho ay nakikilala ng kanyang mga tupa. At paano nakikilala ng tupa ang pastol? Sa pamamagitan ng boses. Alam nila ang tinig ng pastol. Alam nila kung boses ba ng pastol nila yon o hindi. Sa panahon ho ngayon, no, madaling makilala kung may tumatawag sa iyo. Kung nakaregister yung number ng tumatawag sa iyo sa cellphone, alam mo sino yung tumawag. Pero pag hindi, may unknown number na tumawag sa iyo, tinatanong mo, sino to? Kasi hindi mo kilala eh. At minsan magugulat ka, nagpalit pala ng number yung kakilala mo. Boses ang ginagamit natin. Naalala ko pa ho noon, i-reveal ko na rin ho kung anong ang edad ko, no? Dati ho, wala hong caller ID. Pag sumagot ka ng telepono, tinatanong mo lagi, sino to? Kasi hindi mo alam sino yung kausap mo. Boses lang ang alam mo. Pero, kung familiar sa'yo yung boses, lalo na ho pag tumatawag ang tatay ko sa amin, alam ko na siya yon. Bakit? Kasi familiar sa akin ang boses ng tatay ko sa telepono. Alam ko, akat ko pala ng telepono, pag sabi ko ng hello, pagka-hello pa lang lamang niya, alam ko na, bakit? Alam ko agad. Kasi, kilala ko ang boses ng tatay ko. Tayo ko bilang Kristiyano, bilang sumusunod sa mabuting pastol, ay tayo din po ay inaanyayahan na patuloy na kilalanin ang boses ng Poong Jesus Nazareno na siyang mabuting pastol natin. Kilalanin ang kanyang tinig para sa gayon po, hindi kung ano-anong tinig ang maririnig natin at nasusundan natin. At minsan, tila'y ginagaya ang tinig niya. Mga boses na nais gayahin ang tinig ng Poong Jesus Nazareno. Pero ang tinig namang yon ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Nagpapanggap. At ang nagpapanggap, nagdadala at dinadala ang tagapakinig niya patungo sa kamatayan at paglayo sa Diyos. Patungo sa gusto niya, hindi ang boses ng Diyos. Kaya ho, magandang paalala sa atin bilang Kristiyano, makilala natin ang tinig ng ating mabuting pastol. At paano ba natin makikilala ang kanyang tinig? Sa kabila ng maraming boses na umaalingaw-ngaw ngayon, mga boses na tila nagpapanggap, paano natin malalaman ang tinig ng Diyos? Unang-una ho, nalalaman natin ang tinig ng Diyos kung familiar tayo sa boses niya. Paano tayo magiging familiar sa boses niya? Sa ating patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos, tandaan natin kung ang mga pagbasa ay pinapahayag sa atin, ang ating pagbabasa ng Biblia, doon nangungusap sa atin ang Diyos. And we can be familiar with God's voice kung patuloy tayong nagbabasa ng mabuting balita. Kung naglalaan tayo ng panahon para basahin ang Biblia, ang mga aral ni Jesus, ang mga turo ni Jesus, ang kanyang buhay,
Anong nais niya para sa atin? Saan natin matatagpuan yun? Sa Biblia lamang ho. Kung maglalaan tayo, mga Kristiyano, ng panahon para buklatin ang Biblia, doon natin napapakinggan ang boses ng Diyos. Sabi nga ho, when we read the scripture, God speaks to us. Kaya ho, magandang paalala at imbitasyon. Kung gusto nating sumunod sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, maging pamilyar sa tinig at boses niya. Paano simulan natin ito? Sa pagbabasa ng Biblia. Pangalawa rin po, nakikilala rin natin ang boses ng Diyos kung tayo ay may malapit na ugnayan sa Kanya. Paano natin gagawin yun? Kung patuloy tayong nananalangin, kung patuloy natin hinahanap ang presensya niya sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng familiarity sa boses niya. Kasi alam natin na parang kulang ang buhay ko kung wala ang Diyos. Pag wala si Jesus sa buhay ko, kulang. Para ako naghahabol at tumatakbo ng isang lab, ng isang karera, na wala naman akong goal sa buhay ko. Sumusunod ka lang, going with the flow. At yung taong parang umaagos lang, walang patutunguhan, hindi niya alam saan siya tutungo. Pero, kung tayo ay magkakaroon ng malalim na pananampalataya sa ating Diyos, kasama din ho noon ay ang ating paglalaan ng oras sa Kanya. Hindi lang tayo magsisimba kapag free. We make it a choice, a decision. Sunday ngayon, nandito ako, magsisimba ako. Pinipili ko ang Diyos. Kumpara sa simba na lang ako next week, busy yata ako. Pinipili natin lagi ang Diyos sa buhay natin. Kahit yung simpleng pagpunta rito at magsimba, we are making a choice right now. Gigising ako ng maaga, magsisimba ako, pipiliin ko ang Diyos. At hindi ba't ang isang ugnayan nagsisimula doon sa pagpili sa isa't isa? When we enter into our relationship with the Lord, lagi nating pinipili ang Diyos. Hindi ba? Lalo na sa mga magkasintahan na naririto. O may kasintahan, may mahal sa buhay, may asawa. Lagi mong pinipili ang taong minamahal mo. At pag pinipili mo ang taong minamahal mo, pamilyar siya at pamilyar ka sa kanya. Hindi ba pag tumawag ang asawa mo, kahit hindi mo isave ang number niya, pagkarinig mo pa lang, parang boses yata ng asawa ko to. Boses yata ni Mrs. to. Galit na, nakasampung miss call na, pinapauwi na ako. Alam mo na. Bakit? Kasi merong ugnayan. May relasyon. At paalala pa, imbitasyon din sa atin bilang mga Kristiyano para makilala natin ang boses ng ating mabuting pastol. Tayo ay lumapit sa Kanya at naisin natin na magkaroon ng ugnayan at relasyon sa Kanya. Our God is a personal God at nais niya tayong akayin sa piling niya. Nais niya tayong makilala natin siya sapagkat kilala na niya tayo. At patuloy niya tayong tinatawag, halika na, lumapit ka na sa akin, sumunod ka sa akin, pakinggan mo ang boses ko.
At kung tayo ay makikinig sa boses ng ating mabuting pastol, saan niya tayo aakayin? Aakayin niya tayo sa buhay. Hindi sa kapahamakan tayo dadalhin ng Diyos. Bagamat may mga pagsubok nga tayong dadaanan, pero hindi ibig sabihin nun sa kapahamakan niya tayo nais dalhin. Nais tayong dalhin ng ating mabuting pastol patungo sa buhay. Pagkakaroon ng buhay na ganap, pagkakaroon ng buhay na buong buo. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumulog tayo sa Ama, ang dakilang pastol. Taglay ang pagtitiwala sa kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Ang ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, naway sila'y maging tapat na pastol na kawa ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang ninanais, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bukasyon sa buhay, pagpapari at pagiging relihiyoso at relihiyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang ang aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian, madatnan mo kaming kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang Panginoon,
Wala kong dapat ikapangamba. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata at canned goods, instant coffee sa buong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang ngayon, Linggo, April 30, 2023, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-anim ng gabi na pangungunahan naman po ni Reverend Father Reynante Tolentino, Rector ng Antipolo Cathedral at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusot po ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong maligtas. Marapati mo kami makarating sa pastula na inilaan mo sa amin, ngayon at kailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban na manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.